Magandang buhay mga Kanova, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kung bago ka pa sa akin channel, paki-like and subscribe po ng akin channel at paki-pindot po ng bell icon para ma-update pa po kayo sa mga parating ko pang mga videos. Hello, hello mga Kanova! Samahan niyo po ako at pakinggan natin ang 26 na bahagi ng aking kwento na pinamagatang Mapaglarong Pag-ibig. Ayon sa Deuteronomio 28 verse 12, bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin at dahil dito, hindi kayo mangungutang. Sa halip kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Sa bawat pagsunod natin sa Kanya ay may reward siyang ibibigay sa bawat isa sa atin. Bubuhos ang lahat ng biyaya sa mga anak niyang nagtitiwala at sumusunod sa Kanya. Magbubukas ang pintuan ng langit para sa ating lahat na sumusunod sa Panginoon. Kung may natututunan ako sa pagiging mahirap, iyon ay ang gamitin ko kung ano ang meron ka para umangat. At tumingin siya kay Lucas, diretso sa mata. Gusto niyang ilabas ang lahat ng malaman nito kung anong sakit ang pinadadaman nito sa kanya. Kahit pa basura ang tingin sa iyo ng iba, na para bang iba ang mundong ginagalawan ng katulad mong walang-wala sa mundo na nakakaangat. Kahit pa ipamukhang doon ka na lang sa paanan nila, isang basahang walang pakiramdam. Prove them that they are wrong. And you can escape from the poverty because you are striving hard. And you can beat the odds because you have enough determination. Akala ko nga noon, ganun lang kadali iyon. Magtrabaho ka lang kahit pagod na pagod ka na. At matutong magtipid at magtiis sa kung anong meron ka lang. Kahit pa kumakalam na ang iyong sikmura. Natuto akong manindigan dahil sa aking pangarap, kahit pa madalas ay pinanghihinaan ako ng loob sa kahirapan ng aking pamilya, na nakasilong po kami sa isang tumutulong bubong na barong-barong at madalas ay pinaglalaban ito. Ngunit alam namin hindi naman ito namin pag-aari. Ang lupang kinatitirikan ng tahanan na sa tingin namin, ngunit ang tingin ng iba ay pinagtagpit-tagping basura na ginawa ng bahay lamang. Huminga siya at pilit niyang pinigilan ang sarili para hindi maluha. Inilibot niya ang kanyang tingin sa mga naroong nakikinig sa bawat salitang binibitawan niya. Kagabi ay pinangako niya sa sariling hinding-hindi niya babalikan pa ang mga nakaraan. Ngunit bakit napakahirap niyang takasan at kalimutan ang lahat? Ngayon natagpuan na lang niya ang kanyang sarili na naglalabas siya ng naipong hinanakit at hirap sa niya ng kanyang kahirapan noon. Kinaya ko yon. Tinanggap ko ng maluwag sa aking dibdib na iyon ang buhay na kinagisnan namin. Ang mahalaga ay nangingibabaw ang pagmamahalan po sa aming pamilya. At napayuko siya nang biglang pumatak na ang luha sa kanyang mga mata. Luhang kusang pumatak kahit pa sinubukan niyang pigilan. Naalaala niya ang nangyari sa kanyang ina at tumitig siyang muli kay Sam. Kung nakakasugat lang ang salita, gusto niyang saksakin na saksakin ang dibdib nito para maramdaman niya yung hirap na rinanas nilang magkakapatid nang nawalan sila ng ina. Ang masakit ay kung kailang kapilit umaahon sa kahirapan, ay may mga taong patuloy kang hahamakin at aapakan para lalo kang lumubog. Kung kailang ramdam mong wala kang kakampi, yung kailang kailangan mo ng magulang na masasandalan, saka naman namatay at nasunog ng buhay ang iyong kinakapitan at inaasahan. Napakadali lang nilang gawin iyon. Para lang silang sumagasa sa isang pusa sa daan dahil hindi pag-aari ng pusa ang daan at dahil na rin sa walang halaga ang buhay nito sa kung sino man ang gumawa. Tinanggalan na rin ito ng lahat ng karapatan
kahit ang karapatang makipamuhay sa mundong para naman sa lahat. Kung mahirap ka, madali ka lang nilang hubaran ng karapatan. Ituring na parang basahang walang pakiramdam. At huminga siya ng malalim. Pinunasan ng mabilisan ang luha sa kanyang mga pisngi. Naranasan ko ang buhay na walang bahay. Buhay ng isang taong walang wala. Kaya nga ang pangarap ko ay maaari ding pangarap ng karamihan dito. Ito marahil ang dahilan kung bakit ako bumubuo. Hindi lang sa isang disenyo ng simple hanggang komplikadong istruktura, kundi isang bahay na masasabing tahanan. Alam ko ang masigit na kailangan ng karamihan. I am not just designing a house, and I'm trying my best to build a home. At nagpalakpakan ang lahat. Naluluha, ngunit nakangiti sa naririnig nila pinagdadaanan ni Jasmine. Isang totoong karanasan na ngayon ay tinitingala sa galing ng kanyang mga design. Ngunit isa lang ang hindi natutuwa, isang nilalang lang ang nagngingit-ngit. Hindi ko alam kung bakit kayo nakikinig pa sa mga sinasabi ng babaeng yan, sabi ni Sam. At tumayo na ito. Hindi na niya matagalan pa ang pagkaparinig ni Jasmine sa kanya. Tumayo ka na nga dyan, Lucas, at aalis na tayo, nanginginig sa galit na sabi ni Sam. No, hindi ako aalis dito. What? Hindi ako aalis. Are you out of your mind? No, I am sane enough to decide on my own. Kung gusto mong umalis, hindi kita pipigilan, pero hindi mo ako mapapasunod sa kung ano ang gusto mo. Hindi na, sagot may paninindigang si Lucas. May ilang nakapansin sa pagtatalo nila, pero marunong magtago si Lucas ng emosyon. Kaya niyang ngumiti na parang walang nangyayari, ngunit hindi si Sam. Naroon pa rin sa mukha ni Sam ang matinding disappoint. Huminga si Lucas ng malalim. At muli siyang nakinig kay Jasmine, habang si Sam ay dahan-dahan na ring naupo na parang batang nagmamaktol na hindi maipilit ang kanyang gusto. There are many people who prove that there is nothing impossible even you are poor. They are now owning those tall skyscrapers out there, from rags to riches. Yes, they didn't have enough money when they were still poor. But they have the character which is the best armor in a battle. That is why they are now enjoying life, opposite on what they had experienced in the past. At ang katulad namin ang patuloy na nagpapahalaga sa kung ano ang meron kami ngayon. Natatakot bumalik sa buhay na kanagis na namin noon. Kaya nga, ngayong hawak na namin ito. Gusto naming pahalagahan ang aming trabaho dahil iyon ay isang pangarap na pinaghirapan naming makamit. Gusto naming manatili sa taas habang nakaapak pa rin ang aming mga paa sa lupa. At pumalakpak si Lucas. Proud na proud siya kay Jasmine. Tumayo ang balahibo niya. Napapaluha sa sobrang saya. Iyon ang gustong panghawakan ni Lucas ngayon. Gusto niya ang kanyang naririnig. Manatiling nakaapak si Jasmine sa lupa. At hindi nito makakalimutan kung saan siya nanggaling at ang mga taong tumulong sa kanya para siya ay umangat. Kung darating yung araw na handa na siyang harapin ito, hindi na ganoon pa kahirap para ipagpatuloy nila ang noon siya minilang pag-iisa. I love what I do. I am motivated enough to keep working hard, to prove that I develop your property as mine. At sa tuwing kukuha kami ng project sa inyo, hindi namin ito tinitingnan bilang isang negosyo. Ito ay isang pangarap para sa amin. Pangarap na kailangan namin bigyang katuparan. Katuparang kailangan namin ibigay sa lahat ng aming mga kliyente. Gusto namin ang perang pinagpaguran ninyo ay higit pa sa kasiyahang matatamasa ng isang pamilya o kaya ay kahit sa isang tao lang natitira sa kanilang tirahan. With this, I promise you that being a new chief development officer, the GLMs will offer you home that futures world-class teams and designs of enduring excellence and recognized value that cultivates a balanced, healthy, well-adjusted, and active community life
that raises a good values and goodwill among its homeowners within the different neighborhoods. We believe in the importance of personal and interpersonal relationship as well as building, creating, and establishing long-standing relationship with our suppliers, investors, and a property consultants, and other employees who all work together in harmony with nature. Now that I am the Chief Development Officer, I will strive to maintain a core of a high-caliber professionals whose individual expertise ensures the effectiveness and efficiency of the company's high-held values and operations. Pumalakpak ang lahat. At nakita ni Lucas kung paano nakuha ni Jasmine ang simpatiya ng lahat. Nakuha nito hindi lang ang respeto nila, kundi pinasok din niya ang kanilang mga puso at pangunawa. Pumatak ang luha ni Lucas at nabilis niya iyong pinunasan. Hindi na kasi niya mapigilan ang matinding emosyon. Ngunit kahit ganun siya kabilis na nagpunas, ay hindi pa rin ito nakaligtas sa mapanuring mata ni Sam. Ano bang iniiyak-iyak mo? At dumiin ang paghawak ni Sam sa braso ni Lucas. Wala. Garalgal ang boses ni Lucas. Umiiyak ka ba dahil nadadala ka sa mga sinasabi niya? Or lumuluha ka kasi mahal mo pa rin siya? Huwag na huwag mo akong pipiliting sumagot sa tanong na yan. Alam mo ang sagot na yan at hindi mo magugustuhan ang maririnig mo. Ngayon, kung wala kang alam na gawin kundi sirain lang ang gabing ito, mabuti pang umalis ka na lang, sagot ni Lucas. At hindi na niya kaya magkunwari pa. Ilang taon na siyang nagtitiis at dumating na yung puntong said na siya. At kailangan na niyang tapusin ang lahat. At nakabuo na siya ng isang matindi at siguradong desisyon. Sumasabog na sa galit si Sam. Ngunit para kay Lucas, hindi siya sasabog doon. Hindi siya gagawa ng lalong ikasisira nilang dalawa. At hindi siya sumama kahit ano pang pilit ni Sam sa kanya. At nanatili siya sa loob at hindi siya sumunod sa lahat ng gusto ni Sam. Walang nagawa si Sam kundi ang lumabas na lang na mag-isa. Huminga siya ng malalim. Simbilis ang malalim na paghinga niya ang kanyang paghakbang. At binuksan niya ang kanyang kotse at nanginginig niya binuksan ang lagayan ng kanyang mga gamot. Napasuntok siya sa manibela sa matinding galit. Hihintay niyang epekto ang nainom niyang gamot at dahan-dahan ring marirelax ang kanyang pakiramdam. Kailangan niyang tulungan ang kanyang sarili. Kailangan niyang gawin iyon para kay Lucas. Mahal niya si Lucas at ngayon sila na. Hindi siya gagawa ng kanilang pag-aawayan. Kaya mo ito, Sam. Pigilan mo ang sarili mong sumabog sa galit. Bulong niya sa sarili habang panay ang kanyang paghugot ng malalim na hininga. At inilagay niya ang bisig niya sa manibela at ipinatong niya ang kanyang ulo. Pinagpapawisan na siya. Lumuluha sa tindi ng pagpipigil niya sa kanyang nawawalang matinding galit. Maghihintay siya doon hanggang sa maramdaman niyang maayos na muli ang kanyang pakiramdam. Sa sandalang iyon, sa loob ng functional room, ay patapos na rin si Jasmine sa kanyang speech. Nakita niya ang mabilis sa paglabas ni Sam, ngunit hindi sumama si Lucas. Alam niyang may maling nangyayari, ngunit wala siya sa lugar para mangialam. Kailangan niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang speech, at bakit ba kailangan kasi niyang pansinin pa ang mga iyon? At bago ko tatapusin ang aking mensahe, ay gusto kong magpasalamat muna sa mga taong patuloy na naniniwala sa aking kakayahan. First and foremost, I would like to thank to our God for His never-ending grace and mercy and provision during the toughest time of my life. I consider this as a blessing from Him. Being the new Chief Development Officers of the GLM, I know that I needed His enlightenment most of the time. Next, I would like to thank you, a brilliant and truly exceptional CEO, Engineer Maribel Santos, whose leadership and vision stirred this company from day one. You trust me on this new designation, and I want you to know
that being CDO is indeed a great honor and privilege. Ma'am, kung hindi kayo nagtiwala sa akin, alam ko pong resume lang ang hawak ko ngayon habang naghahanap ako na mapapasukan trabaho. At kung makahanap man ako, alam kong magsisimula pa lang akong patunayan ang aking sarili. Mapalad ako dahil ikaw ang naging instructor ko noon at boss ko na ngayon. Naniniwala ka sa aking kakayahan ng mga panahong wala pa akong napapatunayan. Ikaw ang dahilan kung bakit ko naabot ang dati ay isang pangarap lang. Tumango si Mabel. You're welcome. Sagot niya sa sinabi ni Hasmin, ngunit pabulong lang iyon. Alam niya sa pagkakabuka ng kanyang labi ay nabasa ni Hasmin ang kanyang sagot. At ngumiti siya nang binawi ni Hasmin ang tingin nito sa kanya at hindi niya napigilan ang sariling lingunin si Lucas na tahimik lang na nakikinig at nanonood sa lahat ng nangyayari. Sumasabog na ang dibdib ni Lucas ng mga sandaling iyon. Kung alam lang sana ni Hasmin ang lahat. At sa aking mga kaibigan, lalo't higit sa aking best friend na si Engineer Lucky Reyes. Best, hinding-hindi ko kailanman makakalimutan ang mga panahong lagi kang handang sumuporta sa akin sa kahit sa anumang paraan. Hindi ka nagdalawang isip na lagi akong saluhin ng mga panahong bumagsak ako. Bibihira na ang mga kaibigang kagaya mo, kaya kahit pa hindi ko madalas itong sabihin sa iyo, alam kong alam mo na kapatid na ang turing ko sa iyo. Kapatid ang turing ko sa inyo ni Shane. At nagpapasalamat rin ako sa kanya kahit wala na siya rito ngayon. Kayo ang aking kasangga sa kahit anong laban sa aking buhay. At napalunok si Lucky. Kumindat siya sa kasunod na pagsaludo. Nakukonsensya siya dahil alam niyang marami siyang inililihim sa kanyang best friend. Marami silang inililihim ni Shane at hindi sila nagiging totoo dahil sa pakiusap ng isang malapit na kamag-anak. Nagsakripisyo ang kanyang kapatid at hindi rin siya nagpatuloy sa paglilihim sa kanyang matalik na kaibigan. Hindi siya ganon. Kahit kailan ay hindi siya magiging sinungaling ngunit kailangan. At tumingin siya kay Mia. Nagkatinginan sila. At paano niya liligawan ang kapatid ng best friend niya kung alam niyang hanggang ngayon ay hindi pa niya masabi ang lahat ng kasinungaling ang ginawa niya noon. At dahan-dahan siyang tumingin sa kaniroroona ni Lucas. Insan, kailan ka pa magtatago? Hanggang kailan mo pa pipiliting manahimik at magsakripisyo? Umalis na si Shane na hindi niya nasasabi kay Hasmin ang totoo na hindi naman talaga kayo at naging isang palabas lang ang lahat. Gusto man niyang umamin kay Hasmin ngunit pinigilan mo. Ilang taon na insan pero lihim pa rin ang lahat kay Hasmin. Iba ka at hindi ko kinakakahiya ang mga ginagawa mo. Antindi mong magmahal. Saludo kami ni Hasmin sa iyo. Bulong niya sa sarili habang nakikipagtitigan siya kay Lucas. Napalunok si Lucky. Kumindat siya kasunod ang pagsaludo. Nakukonsensya siya dahil alam niyang marami siyang inililihim sa kanyang best friend. Marami silang inililihim ni Shane at hindi sila nagiging totoo dahil sa pakiusap ng isang malapit na kamag-anak. Nagsakripisyo ang kanyang kapatid at siya pa rin ay patuloy na naglilihim sa kanyang matalik na kaibigan. Hindi siya ganoon kahit kailan ay hindi siya naging sinungaling ngunit kailangan. Pinakiusapan ni Lucas si Shane na magpanggap na girlfriend dito para lang mapatunayan niya kung tunay ang pagmamahal ni Hasmin sa kanya. Dahil takot na nga si Lucas na magmahal at hindi alam ni Hasmin na magpipinsan si Lucky, Shane at si Lucas. Kaya nakukonsensya ngayon si Lucky kung paano niya itong lahat masasabi kay Hasmin. At napatingin siya kay Mia. Nagkatinginan sila. Paano niya liligawan ang kapatid ng best friend niya kung alam niyang hanggang ngayon ay hindi pa niya nasasabi ang lahat ng kasinungalingang ginawa niya noon. At dahan-dahan siyang tumingin sa kanaroroonan ni Lucas. Insan, kailan ka pa ba magtatago? Hanggang kailan mo pa pipiliing manahimik at magsakripisyo? Umalis si Shane na hindi niya nasabi kay Hasmin ang totoo, na hindi naman talaga kayo kundi isang palabas lang ang lahat. Gusto man niyang umamin kay Hasmin ngunit pinigilan mo. Ilang taon na insan pero lihim pa rin ang lahat kay Hasmin. Iba ka,
at hindi ko kinakaya ang mga ginagawa mo. Antindi mo magmahal. Saludo kami ni Shane sa'yo. Bulong niya sa sarili habang nakikipagtitigan siya kay Lucas. And to the amazing team of the GLMs, from our maintenance to the top management, it has been a pleasure coming to work every day with such lovely, hardworking, and engaging people like you guys, pagkapatuloy ni Jasmine. At pumalakpak ang lahat ng kanilang mga katrabaho. Last and definitely not least, to my outstandingly supportive family, sina inay at tatay na kahit wala na ngayon, alam kong masaya silang nakikitang nagtagumpay ang kanilang panganay. There would be no Jasmine Rivera without any of you. Sa mga kapatid kong naririto ngayon, gusto kong malaman ninyo na lahat ng pagsisikap ko, kahit ano pa marating ko, ay lagi kayong bahagi ng tagumpay ko. Lahat ng ito ay para sa atin. At nagkatinginan ang mga magkakapatid at sabay din silang tumingin sa kanilang ate. At bumalik sa alaala nila ang mga sandaling kahit isuot na tsinelas ay wala sila. Ang paghati-hatian nila ang isang noodles, sabawan nila ng marami para magkasya sa kanila. Ngayon, dahil sa kanilang ate ay nagbago ang kwento ng kanilang buhay. Sila ang dapat magpasalamat sa kanilang ate. Isa itong inspirasyon. At mas lalo't higit, sa aking pinakamamahal na anak, ikaw ang naging inspirasyon ko para lumaban sa buhay at makamit ang pangarap ko. Anak, ikaw ang buhay ko. Kahit ako ay naging ama at ina mo, hindi ko ipinaranas sa iyo ang kakulangan sa mga bagay na iyon. Alam mo, darating din ng panahon na makikilala mo ang tunay mong ama. At napaiyak ulit si Jasmine. Napaiyak si Lucas. Gustong-gusto na niyang kayakapin ito at sabihin ang totoo. At tanging si Lucky, Shane at Mabel lang ang nakakaalam. For those who have touched my life in any way, you all know who you are, and I am truly grateful for all you have done. Thank you for being with us tonight. At tagsitayuan ang lahat. At may ilang lumapit kay Jasmine nang bumaba ito sa stage, kasama noon si Jake. Habang abala sa pakikipagkamay si Jasmine, ay naroon lang si Lucas. At pagkatapos niyang tumayo at pumalakpak, ay muli siyang tahimik na umupo. Sabay na nilingon ni Lucky at Mabel si Lucas. It's okay. Iyon ang nabasa ng dalawang tugon ni Lucas sa nakikiusap na tingin na nakakaalam sa lahat ng kwento. Kaya naman, ganun na lamang ang tingin ng dalawa sa kanya dahil alam nila kung sino sana ang dapat pinasasalamatan ni Jasmine. Hindi si Mabel, hindi din si Lucky. Walang iba at walang ibang dapat pasalamatan si Jasmine kundi si Lucas. Ngunit hindi nabanggit ni Jasmine ang pangalan ni Lucas at hindi nga niya ito tiningnan habang nagpapasalamat. Lumapit si Mabel kay Lucas. Can we talk? Not here. Mauna ka sa beranda sa likod nitong function room at susunod ako. Bulong ni Lucas sa kaibigan. Parang dumaan lang si Mabel na parang hindi sila nag-usap. At pinagmasdan ni Lucas si Mabel na nakasaklay na pumunta sa sinasabi nitong lugar na may pag-uusapan sila. At sinanya sa niya ang isang waiter na nakahawak ng tray na may alak. Kumuha siya ng isang shot. Nakatatlong shot na siya bago tumayo at sinundan ang nauna ng si Mabel. May nakakita ba sa iyong sumunod ka sa akin dito? Si Sam o baka ay si Jasmine? Tanong ni Mabel. Wala. Sure ka? Oo nga, ang kulit mo naman eh. O ano, doon tayo sa likod na mga matatayog na halaman mag-usap para kahit may nakasunod sa atin ay hindi nila agad tayo makikita. At inakay ni Lucas si Mabel. Pinaupo niya ito sa pandalawahang upo ang naroon at nanatili siyang nakatayo. Tago ang kanilang napwestuhan, ngunit kung sisilipin siya, ay madali niyang makita kung sino man ang lalabas sa pintuan papunta na may kaluwaang beranda. Okay ka lang ba? Tanong ni Mabel na makalapit na si Lucas sa kanya. Okay lang ako. Masayang-masaya nga ako eh. Tumulo ang luha ni Lucas, ngunit pinunasan niya ito gamit ang likod ng kanyang mga palad. Tears of joy ba? Yan luhang nakikita ko ngayon? Tanong ni Mabel. Both. Hay nako best friend. Ikaw naman kasi eh. Sige, kahit pag mukhang alam ko na
ay gusto ko pa rin marinig mula sa iyo kung bakit both. At bumuntong hininga si Mabel. Abang-awa na siya sa kanyang kaibigan. Masaya akong nakamit na niya ang tagumpay. Nahihirapan na ako dahil hindi pa rin ako malaya para iparamdam ko sa kanya na mahal ko pa rin siya. Na hindi ko masabi kahit isang saglit man lang kung gaano ko siya kamahal. Hindi kaya napapanahon na para harapin mo ito, Lucas? Tama ka. Pwede na ako magsimulang lumapit sa kanya, kaya lang hindi ko alam kung paano. Mabel, paano kung magiging komplikado lalo na ang sitwasyon? Paano kung mapapahamak ang mga kapatid niya o kaya ang aming anak? O mas lalo tigit ay siya? Ngunit kung hindi pa ako makikilos ngayon, kung hindi ako lalapit sa mundo niya, baka isang araw iba na ang aani sa lahat ng pinaghirapan ko. At naisip ni Lucas, sinaha Hasmin at Jake na masayang nag-uusap kanina nung umalis siya sa may function room. Ano ngayon ang binabalak mo? Mabel naman, alam mo naman ang lahat ang binabalak ko, hindi ba? Oo nga, alam ko, ngunit ang hindi ko alam kung hanggang kailan ang palabas nating ito. Ang pagpapanggap, sasabihin na ba natin sa kanya ang lahat ngayon? Sa tingin mo ba ito yung tamang pagkakataon? At tumitig si Lucas kay Mabel. Gusto niyang makuha ang totoong sagot, hindi lang sa kung ano ang sasabihin nito, kundi kung ano ang makikita niya sa mga mata ng ex niya na ngayon ay matalik na niyang kaibigan. At dito po nagtatapos ang 26 na kabanata ng aking kwento. Tuluyan na kayang iwanan ni Lucas si Sam. Mahulog na kaya ang loob ni Hasmin kay Jake? Malaman na kaya ni Hasmin ang sikreto ni Mabel at Lucky? Tanggapin kaya ni Sam ang pakikipaghiwalay sa kanya ni Lucas? Masasagot po ang lahat ng yan sa pagkapatuloy ng aking kwento. Abangan po natin ang mga kapanapanabik na mga eksena at kagulat-gulat na mga pangyayari sa kwentong ito. Thank you for watching. God bless. Ingat po tayong lahat. Bye.